Dinayo natin yung sikat na shop ng motorcycle accessories and apparel dito lang sa may GMA Bulihan. Kasi viral to sa Facebook, yung secret shop. Okay? But before we start, shoutout muna tayo dun sa mga subscribers natin at sa mga newbie subscribers natin at sa mga followers natin. Thank you for your support dito sa channel ko. So, salamat sa lahat. So, I keep continuing with the different vlogs. Okay? So, ngayon, pupuntahan natin itong secret shop. Kasi, marami silang ino-offer regarding sa motorcycles items. No? Actually, itong shop na to, pwede rin kayo magpakabit regarding sa bibili nyo sa accessories or different parts of motorcycle. Kagaya ng mga tires, alright? So, bago tayo magsimula, shoutout muna tayo dito sa mga bago nating ngayon kay video. I'm so cold. Yeah, man. Yeah. And then, na-meet na nga pala natin yung owner ng secret shop. Ito si Kuya. So, humingi tayo ng konting inspirational messages sa kanya. So, pakinggan natin yung message niya. O mga Repa Pits, nandito ngayon tayo sa shop ng Secret Shop. Isa to sa pinaka-famous. At nandito yung owner mismo. At sabi ko, so, para shoutout lang tayo kasi sikat na to eh. Para makaangkas tayo kahit pa paano. Sige sir, inspirational lang. Yun. Sa mga nagbablog dyan, tulad ni sir, yun. Mag-vlog lang kayo para sa sarili niyo. Tandaan nyo ang tinatawag na kaligayahan magmumula sa inyo muna. Hindi sa ibang tao. Hindi ka kailangan palakpakan ng ibang tao para masabing successful ka o maganda yung buhay mo. Ikaw mismo sa sarili mo dapat masaya ka sa bawat bagay na ginagawa mo, may nakaka-appreciate man o wala. Dapat ikaw mismo nag-enjoy. Yun lang. Yo, salamat. O yan, pakinggan nyo na si Kuya. So ngayon, i-reveal natin ngayon yung pinurchase kong helmet dun sa place ng secret shop. Actually, hindi na rin siya bago sa market. No? So, matagal na siya sa market. Ang unang pangalan niya ay Index. So, binago to. This is made from Thailand.
So alam niyo naman, napakarami ng helmet na sa mga higher price, go down dun sa mga beginner. Actually, itong helmet na to, hindi naman din siya budget helmet, which is, nag-offer sila ng mga reasonable price regarding sa iba't ibang helmet. So itong i-reveal natin ngayon, it's kung kayo ay hindi familiar sa brand na to, ito yung tinatawag na ID helmet. Okay. This is from Thailand. Established na rin sila ng ilang years for the helmet supply, you know, especially dito sa Pilipinas. Ngayon, lalo nilang pinatibay at pinaganda itong materials and durability nitong helmet na to. So, okay. Itong helmet na to, it's a budget-friendly price. Actually, ito, isa ito sa mga top helmet nila ng ID. Ito yung tinatawag na yan. So, yan yung pangalan nung brand ng helmet ito. Actually, this helmet, it's a Revolence. So, light siya kahit gamitin niya siya sa gabi. Maganda yung visual niyo, maganda yung nakikita niyo sa daan, so clear siya. So actually itong helmet na to, pag in-open niyo siya, dual visor na siya. Okay? So yung other visor niya is this one. Yeah. Okay? So itong helmet na to actually, maganda yung materials. Kung kayo ay may hilig sa maraming helmet, so I would suggest na go for this one kasi maganda naman ang i-offer niya. Actually, yung quality niya regarding sa foam niya, makapal. Tapos, pulido yung gawa. Firm siya. Nagamit ko na itong helmet na to. Actually, maganda siyang gamitin. Very easy to use kasi strap siya. So, hindi siya double D-ring. So kung kayo malapit lang ipupuntahan nyo or easy lang, hindi masyado yung long ride, okay na rin siya. Alright? Pagdating dun sa ganitong variety ng helmet. Yung lens niya, maganda. Magandang quality. Actually, wala siyang ibang kasamang visor kung dito kasi dual visor na siya. Alright? So, close natin yung visor. Yung vents niya, meron siyang isa, tatlong vents. Tapos sa may likuran niya, meron pa siyang additional vents. So, 4-5 vents, air vents. So, mas maganda yung airflow. Sa design niya, actually yung mga helmet na to, more on graphics siya. Alam naman natin sa Thailand, may hilig sila sa mga graphics. Although, nag-offer din sila ng mga solid colors. Example, yung mga black, white, green, tsaka blue. Okay? Itong helmet nito hindi ganong kabigatan. Meron siyang timbang na 1600. Tapos, meron siyang spoiler. As you can see, ito yung spoiler niya. Yung graphics niya maangas. Maganda siyang tingnan. Napaka-solid itong helmet na to. So, kung kayo ay bibili ng bagong helmet, I would suggest this kind of helmet na pwede niyong bilhin. Okay? So, tingnan natin pag sinuot natin siya kung ano yung magiging feeling. Yan, comfortable siya. So, yan yung tamang sukat ng helmet. Actually, dapat yung helmet
medyo fit siya, pero nakakapagsalita ka, kumbaga, nakakanguya ka. Kung hindi, hindi masyadong maganda sa pakiramdam at yung comfortability mo, hindi siya stable. So, ito, sakto-sakto lang yung sukat sa akin. And then, maganda yung breathing niya. So, i-close natin yung visor. So, yan. Ngayon, kahit hindi nyo ako nakikita, I clearly see you pagdating sa ganitong scenario. So, kung kayo ay may mga intercom, so, maluwag dito sa may bandang harapan. So, makakapaglagay kayo ng intercom. So, yung mga gumagamit ng Bluetooth, tsaka dun sa mga Cardo or Sena, this is good. This kind of helmet. Tapos, malimik siya sa ulo. Maganda yung fitting. Hindi ka anong kabigatan. At, comfortable siya. Okay? So, madali lamang hindi siya i-close kasi snap on lang siya. Yan, nakita nyo. Alright? So, this is a good dun sa mga beginners at lalo na dun sa mga nagko-collect ng helmet. Maganda siyang add-on sa helmet sa mga short ride. At parang dun naman sa mga budget na mga kaibigan natin, I highly recommend this kind of helmet. So, meron din siyang mga tinatawag na budget meal helmet na starting from 3,000 up to 5K maximum. Actually, hindi pa siya naglalabas ng sabihin na nating carbon. Maybe, soon enough, maglalabas din siya ng carbon kasi sa mga competitor niya, kagaya ng mga Evo, Spider, at marami pang ibang brand na competitive dito sa helmet na to. So, ngayon napakita ko na sa inyo yung ID helmet. Alam naman natin na maraming magaganda helmet dyan na mas mamahalin. Pero ito is highly recommended kung bibilin nyo. Sa graphics, kung mahilig kayo sa graphics, solid to. Marami silang different brands at different models and style sa ID helmet. So, ako, I will suggest na bisitahin niyo yung secret shop. Ito yung kinikare nila. Meron din sila mga different brands ng helmet. Meron din silang gloves. At gusto niyo magpakabit ng mga tires. Meron din sila. Actually, isang place yun, tapos 3 cubicle yun. Nakahiwalay yung sa helmet, sa mga gloves, sa apparel. And then, yung sa middle is yung mga different tires. And then, sa pangatlong cubicle, it's the accessories na kailangan nyo. Yung mga busina, whatever na gusto nyo ipakabit regarding dyan sa mga scooter type nyo. More on scooter type sila, hindi sila more on big bike. So, okay, just to let you know, dyan sa mga nagpapasetup, lalo na yung sa mga PCX, NMAX, Aerox, at dun sa ADV. So, yun lang yung vlog natin ngayon. I hope you enjoy this vlog, short vlog. So, thank you very much for watching. Mga repapits natin. So, God bless you. And soon, marapit na yung holiday, marapit na yung Christmas. This one is also good para sa gift nyo, sa mga jowa nyo, at sino man ang kakilala nyo nag-ride. So, thank you very much. And see you next time. Ciao for now! I'm so cold. Yeah, man.